panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. Two, one or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niyan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusap ang pumatay ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw po! Ako po si Amy Boyko at ito po ang Mag-agree na tayo. Kasama po natin muli sila Dr. Cora Occidental at Doc Sosi. Doc, kamusta po? Ayos lang. Basta tungkol sa agrikultura, yan ang ating pag-usapan. At any balita ko, yung mga nasa Maynila, parang gusto na rin pumasok sa industriya ng agrikultura. Yan din ang balita ko, Dok Sosi. In fact, oo nga po eh. Oh. Pati mga kapwa natin veterinaryo ngayon eh, in demand na rin yung small scale farming even in urban areas. So sana ma-explore din nga natin, di ba? Interesting kasi food, ano yan eh, food product pa rin eh. Wala sigurong magawa yung dahil may lockdown. Meron ngayon nakikita ko sa mga, yes, sa mga Facebook, pati yung halaman, ganun ba? Ano tawag yung plantita ba yun? Paano ang mga udo? Mga plantito at plantita ang nauuso ngayon. Sa new normal, napagdiskitahan ng mga tao yung bahay nila, pagagandahin, halaman, okay, o kaya yung crops. Ako po, ano, masasabi ko, Dok Cora, ngayon, dumami ang mahilig sa mga pagtatanim kasi ngayon lockdown. So may maganda rin talaga nadudulot tong ano, tong COVID sa atin. Bumabalik tayo sa kung ano yung parang back to basic, di ba? Tapos, Dok, hindi ko pa na-try. Dok, Cora, hindi ko pa na-try magtanim. Pero yung nanay ko ang nai-engganyo. Dok, Sosi, kayo ba? Nasubukan mo? Dito sa tabi namin dito, malapit dito sa kusina namin, meron kaming talong. May kamatis kami. At ang ganda ng production namin, dahil yung tayin, yung pupo ng rabbit, yun ang inalagay namin. Oh, ganda. Organic yan. Parang hindi yata pwedeng pagsamahin yung, let's say, may talong ka, may pechay, tapos may manok. Ay, ditutukay ng manok yung halaman. Diba? Kaya hindi ka mag-aalaga ng manok, sir. Talagang pang-rabbit ka na muna. Oo. Kaya siguro pag-aaralan natin. Pero yung pechay, di ba doon kinakain din ng rabbit yun? Ay, hindi. Hindi gaano. Wala eh. Ay, hindi gaano. Oh, bawal, preferably hanggat maaari. Walang carrots, walang cabbage, walang lettuce sa rabbit. Ah. Misnomer yung pangkainin ng kwan. Anyway, balik tayo sa ating agrikultura, no ha? Parang nauuso ngayon yung nag-aalaga. Ilan-ilan na pangkain daw na free-range chicken. Meron yata tayong pinag-usapan din noon, layers eh, di ba? Alin kaya mas yes, maganda? Po. Ano tingin nyo, Amy, Dr. Cora? Pareho, sir. Palagay ko, pareho yan eh. Tamang-tama. Meron tayong guest ngayong hapon na pwede explore ang dalawang idea. Maganda po yung layering kasi, alam mo yun, ang usapan natin, collection na lang ng itlog eh. Alam mo, sabi nga, every 2 hours, dun sa nakausap natin last time eh, nakukulekta siya ng itlog at talagang maganda ang production. Pero ito nga, hindi naman natin isasara ang ating isipan dito sa idea ng free range na pag-aalaga ng manok, di ba? Maganda po ito pag-usapan natin kasi sa akin po, hindi naman ito bago, pero iniisip ko, ito din ba yung tradisyonal na pag-aalaga ng mga manok o iba pa ito? Yan yung tumatakbo sa isipan ko ngayon. Wow. Paano kaya yan? Ano? Mahabang usapan kasi, may traditional o yung tinatawag na mag-uumpisa sa mga conventional at saka ngayon naman marami ng modern, may sinasabi ng modern farming na na-apply din sa layer at saka sa broiler. Small scale, large scale, so tingnan natin. Ano sir? Iba din nung panahon natin eh, nung bagong graduate tayo eh, at saka ngayon. Oo nga.
Alam mo, sa mga tumatanda, yung nando ka sa backyard mo, yung nagpapatuka ka, naghahagis ka lang ng pagkain. Pag wala ka nang ihahagis, bahala na yung mga manok na kumain kung saan-saan. Nakakatuwa eh, no? By nature, kakalahig sila. Ano? So, yun ang idea natin sa pre-range. Ano, sir? Small yes. scale, di ba? Pero wala nang gumagawa ng sir ngayon. Yan, tagal na. Sana nga maibalik eh, no? Pero para ay, ngayon, hindi na basta yung backyard ang pag-uusapan natin. Baka on a higher level na siguro about pre-range. At saka, local ba yung manok na yan? Tandang ba yan? O important ba yan? Yan ang gusto ko malaman mamaya. Opo. Yeah, evolution ng small scale farming sa Pilipinas yun, araw at saka ngayon. So excited na ako. Amy. Ako talaga ang nakikita ko dito. Alam niyo naman taga Nueva Ecija. Ay nakikita ko dito puro pa mga tandang eh. Kaya naki-curious din ako eh. Ano ba? Ito bang free range exclusive para sa tandang o para din ito sa mga inahing manok? Yan din yung mga tanong sa isipan ko kaya excited ako dito sa topic natin. Ano-ano ba yung mga klase ng manok na pwede dito sa free-range farming? May mga breed ba na irerekomenda itong ating panauhin sa hapon na ito? Paano yung mga pagkain? Dok, so si dati sa amin, ano eh? Kanin. Ano sa inyo? Kanin, iyahagis lang eh. Oo, kanin lang. At saka darak-darak lang. Ayos na yan. Patalo na yan. Tapos balang araw, ha-harvest mo na, titinolahin mo na siya. Tinola? May nakikita mo akong picture. bahala ang mga mag-iinang manok maghanap ng kakainin nila no? Sa silong ng bahay ng lola ko noong araw. Nakakatuwa, di ba? Parang may pugad. May pugad na parang may basket. Sa isang hatige. Yes, ganun pa rin kaya ngayon ang pag-aalaga. Yan ang imagination natin. Palagay ko nagbago na yan, sir. Malalaman natin sa susunod nating panauhin. Meron nga ngayon, ano, yun ang uso pong picture sa Facebook. Merong isang manok na nakapatong sa puno ng papaya. Na-imagine nyo ba? sa ilalim ng halige ng bahay, kasi para at least may nakasilong siya kahit umulan. Pag sa papaya, bulok yung itlog niya, Amy. Iyon naman po, Dokora, diretso tinola na yun. Yung nasa papaya. Pagdating ng hapon, oo. Wala sa kulungan, naghahanap ng mga sanga-sanga. Opo, doon sila. Sir, anong tawag nun sa atin sa Bulacan? Doon sila lilimlim? Hindi lilimlim, hahapon. Doon sila hahapon. Pero ngayon parang nauuso na yung sinasabi natin na yung mga nasa Maynila o nasa urban ay pupunta sa rural, parang ganun ba? O baligtad? Ano ngayon na ba? Ngayon po kasi nag-uwian na yung mga tao eh, galing Maynila. Okay. Mas marami na po ang nagbalik probinsya. Kaya ngayon, yung mga tao na dati, sanay ka na puro buildings yung nakikita mo, ngayon nakikita mo puro opportunity. Magtatanim ako dito. Yan ang nasa isip ngayon ng mga kabataan na, ay, ganito pala kadali. Kasi yun yung uso ngayon sa Facebook, sa YouTube, makikita mo, ay, mga plantitos. Dok, alam mo ba, meron dito yung parang gabi lang yun, yung gabi lang puno. 1,000! Grabe! 1,000? Parang gabi yung dahon, no? Oo, parang gabi yung dahon. Eh, kasi daw, sir, swerte daw eh. Kaya nga ako naghahanap na ng bagong halaman ngayon eh. May dala daw swerte. Kaya fortune trick pala iyon? Fortune plan? Ang galing nang nakaisip eh, no? Siguro marami siyang produce nun, kaya nilabas niya. Marketing. Oo, kaya yun, sabi ko, grabe, 1,000. So, yung mga tao ngayon, engganyo na magtanim, baka kumita ka ng 1,000 sa isang puno lang, di ba? Ganon din yan sa paghahayupan. Mm. So, kanya-kanya lang. Panahon lang yan eh. Yun. Kung ano ang uso. Bali, season. Kaya nga sabi nila. Oo. Tama. So, ngayon pong hapon, yan, napag-usapan na namin itong pag-aalaga ng manok sa bakuran. Pero hindi tayo natatapos doon. Marami pa tayong dapat malaman. Ano nga ba itong free-range chicken? Or
ano ba ang mga kailangan pa nating malaman kung paano natin mapapalago o kung paano pa natin mapaparami ang mga alaga nating manok? Yan po ang ating tatalakayin sa araw na ito dito po sa Mag-Agree na Tayo. Nagbabalik ang Mag-Agree na Tayo. Ngayon po, napag-usapan namin kanina na tungkol sa manok o pag-aalaga ng manok ang ating pag-uusapan. Dok Cora, sino ba makakasama natin ngayon? Maraming salamat, Amy. Magandang hapon sa inyo ni Dok Sosi. Excited ako ngayong hapon kasi ang ating guest or resource speaker ay nanggaling sa University of the Philippines at isang kilalang veterinaryo, lalo na sa pagmamanukan. Siya po ay founder and president ng Philippine Smallholder Poultry Farmers Association at siya rin po ay past president ng Philippine College of Poultry Practitioner. Galing din po siyang naging consultant ng UNACO, Tagaytay Poultry Farms at ng Superior Breeder Farm. Ganyan po ka-eksperto ang ating speaker ngayong hapon. So, Dr. Sosi, Amy, malugod kong ipinapakilala si Dr. Erwin Joseph Cruz. Magandang hapon po. Magandang hapon sa inyo, Doc Cora, Doc Sosi, Amy, for inviting me here sa Mag-Agree na Tayo. Napakalaking karangalan po ang maging guest ninyo. Good afternoon din po. Kami po ang nagpapasalamat, Doc Erwin, sa inyong pagdalo. Alam naming busy kayo eh. So, sana po itong meron tayong programa ngayon. Medyo nag-evolve na po ang livestock industry. At nakikita natin na mayroong mga pagbabago sa poultry at saka sa swine. Kaya po ang nagiging maganda po ngayon ang pick up sa ating mga probinsya after the new normal ay ang pag-aalaga ng sarili-sarili nilang manok at baboy. Sa ngayon po medyo high risk ang ASF, kaya po marami po nagpo-focus ngayon sa chicken. And since ang white chicken production ay nasa larangan ng malalaking kumpanya, hindi makakalaban ang ordinary farmer dyan. Kaya po pumapasok ang free-range chicken production. Ang objective po ng unang-una ng free-range chicken production ay magkaroon ng manok sa hapagkainan ng kada pamilya sa probinsya. Food on the table muna priority. Number two, magkaroon tayo ng in-between crop production. Habang pinapalaki po natin yung mais, yung ating mga palay, no, nagpapahinog tayo ng mga bunga, eh meron po tayong kakainin. At ito po ay pwedeng gawing programa na maging maliit na negosyo kada pamilya. Family-oriented siya, tapos we encourage women empowerment dito sa program na to. Dahil ang ating priority ay maibalik ang pamilya sa probinsya na may konting hanap buhay at merong kinikita. Di ba? So, ano ba ang difference ng free range dito sa sistema ng commercial poultry production? Sa ngayon po ay talagang milya-milya na ang layo ng technology ng poultry science sa mundo. Subalit po dito, meron po tayong mga niche product na katulad ng free range, organic, no, na chicken at organic egg. Pero ang tatandaan po natin, may mga limitasyon din po to. Una-una po, ang isa ay, ito nga po ay niche product. Habang lumalaki po population sa mundo, nagkakaroon po ng option ng farmers at consumers ng pagkain gusto nilang kainin. Marami po kasi ring mga bata ang allergic sa manok. Actually po, bago po ako pumasok sa larangan na ito, allergic din po ako sa manok. Nung sinubo ko po itong free-range chicken, hindi po ako masyadong nangangati o nagkakaroon ng pantal-pantal pag kumakain ako ng manok na ito tsaka itlog ng free-range chicken. So, meron po siyang advantage sa health. At the same time, nagkakaroon po ng opportunity magkaroon ng maliit na negosyo. So, niche product po siya at ang kanyang objective is palakihin ang manok sa isang lugar na relax ang manok, hindi siya stressed at kumakain ng nutritious sa surroundings, no, mga grubs, mga insects. At tapos yun ay lumilipat sa lasa sa katawan nila at sa itlog. So, nagkakaroon po siya ng value adding. Yung value adding ito ay ginagamit po ng ating mga farmers para magbenta ng mas magandang presyo kaysa po sa regular commercial chicken or commercial egg.
For example po, ang egg ngayon is around 6 pesos per egg. Ang free-range egg po ay nagbebenta sila ng 9.50 to 10 pesos per egg. So maganda po ang kinikita ng ordinaryong farmer. At dahil nga po ito'y maliit na sistema, hindi po kailangan ng napakalaking puhunan para magkaroon ng program na to. Saan naman ang market nito? Ang market po naman ito ay sa mga farm-to-home programs. So lalo na po ngayon napaka-relevant. Tayo po ngayon ay nagpapadeliver sa mga Lazada, sa Grab, di ba po? Puro residential, direct. Yun pong concept na ito ay ginagawa na po ng mga farmer namin noon pa. Saan po? For example po, ang mga misis, they prefer free-range fresh eggs. Pinapadeliver na lang po nila sa mga free-range layer farmers ang mga eggs na kailangan nila for the day, for the week. Iba po ang lasa ng sariwa. Alam po natin yan sa larangan ng paghahayupan, the freshness is the key to a good market, especially sa mga bahay-bahay. So yun po yung concept na yan na farm to home. Ibig sabihin po, diretso na po, hindi na po dadaan ng tindahan. Wala na po siyang problema sa kanyang mga, for example, egg. Kung farm to home po yan at ito ay agricultural product, sa taxation hindi siya masyadong problema. Hindi niya kailangan magkaroon ng business permit dahil ang habol niya lang po ay yung community. Actually, if you will recall, sa baboy, sa baka, sa kambing, sa manok, ang dating buhay po natin, nakatutok lang ang production natin sa ating bayan. For example po, sa Bulacan, kung nandun ang farm mo, sa Bulacan ka lang nagmamarket. Kaya lang, due to economies of scale, strain of production, high cost of production and logistics and fuel cost, na-pwersa po ang ating mga farmer na palakihin ang kanilang investment para ma-cover yung cost and kumita pa. Dito po, ang isang farmer can grow 100 heads. Ang market niya, unang-una, pamilya niya. Pangalawa, yung palipaligid. In the process po, they can make supplementary feeds. No? Kamukha po kanina, no? Other feeds na pwede nating sabihin. For example, may malunggay kayo dyan, may azola, madre de agua. You can include 10 to 15% of the feeds na supplementary feeds ang gagamitin. Pero hindi kailang 100% na commercial feeds. So nagkakaroon po ng way na yung surplus crops ng ating mga farmers sa bukid ay nagkakaroon ng conversion na maging high value chicken meat at saka egg. Yun po yung objective nitong free-range chicken production na science-based na ngayon. Dr. Erwin, ang ganda ng sinabi niyo. Talagang sobrang informative. Yes, salamat po. At nakakaengganyo na subukan ang free-range farming. Dok, anong klaseng mga manok ba ang nilalagay natin dyan sa free range? Ano ba yung mga pwede? Kasi sabi ko nga kanina, ay nakikita ko po usually dito sa amin, mga tandang lang. Pero yun, sabi mo, mga itlog. Paano po yun? Pakipaliwanag po. Okay. Sa larangan po ng pagmamanukan, hindi ho lahat ng manok magkakapareho. Not all chickens are the same. Number one, meron po tayo sa extreme sides ng meat broiler production, which is the common white chicken, and on the left side, which is the white egg layer production, which produces high egg production, about 320 eggs a year, as compared sa native nating 60 eggs a year. So naging negosyo po yan. Kaya lang, nature is wise na hindi pwedeng ilagay mo sa isang manok lahat. So hindi pwedeng malaki siya na malakas siya mga itlog. Pagka po malaki yung manok, mahina naman siya mga itlog. Dahil ang conversion ng metabolism niya is focused on the meat production and fat deposition. Ang free range po ay nasa gitnang genetics. Kung meron po tayo nakikita ng panahon na Rhode Island Red, Sussex, Black Australorp, ito po yung mga main chassis ng modern chicken. At dito po, meron pong rural production na na-develop sa Europe. Ang supplier pong naka-develop itong isa ay ang Dominant CZ. Galing po sa Czech Republic. It is found in the central part of Europe. Ang objective po nito is to serve rural farmers, not having the ability to set up conventional or tunnel ventilation. So ito po yung market na napupuntahan at sa mga rural areas na mayroon pong mga opportunities makapagbenta nito. So ang gitna po nito ay yung colored na matibay sa init, matibay sa lamig,
kumbaga four-wheel drive na manok. Hindi ho siya kailangan very sensitive siya na naka-tunnel vent siya, o kaya yung feeds mo ay very high density feeds. So pwede po siya dito sa lugar na to na kahit mag-error ng konti ang farmer, meron pa rin siyang kita, kumikita siya. So we import the parent stocks. Yung pong parent stocks na to produces the F1 or the terminal F1. Yung lalaki po nito, ginagamit natin pang karne na tinatawag namin inasal type. Bakit inasal type? Pang ihaw, pang tinola, na mas makarne kaysa sa native. Habang ang babae naman, pag napisa, makikita nyo na kasi pagpisa pa lang po ng sisiw, alam nyo na yung male at female. Meron pong patak sa ulo yung lalaki. So alam nyo ng male yun, you will grow them as for meat, while the female, you grow them for egg production. Diyan na po pwedeng i-free range lahat. So pagka po pinirange nyo, there are a lot of vitamins, antioxidants na nakukuha sa ranging area na hindi po nakukuha sa corn soya diet lang. So yun po yung nagpapasarap sa product. So yung farmer po, pagka nagkaroon siya ng program na ganito, meron siyang opportunity kumita sa karne at sa itlog. But always remember that this is still a niche product. It is not yet a commercial product na kahit saan pwede mo makita. So yun po yung kanyang limitation. But the value added cost and the farm to market, farm to home program increases the profitability of the farmer. So for example po, nagpo-produce lang siya ng mga 300 eggs a day times 3 pesos na lang. So may 900 a day siya. Balik na puhunan niya, may 900 a day siya na neto, hindi na siya aalis, hindi na siya mag-a-abroad, hindi na siya pupunta ng Maynila para magpunta sa call center, doon na lang siya sa bahay niya, sa pamilya niya, kasama niya. That is the main objective or advocacy of this program. So hindi lang po siya manok, may advocacy din po kaming dinadala. So kami po, we set up this genetics, we import the breeders. The breeders, at in a certain time, meron po kami mga farmers buong Luzon, Visayas, Mindanao. Kumukuha po sila ng mga breeder. Ito mga breeder na to pinapalaki nila, tinuturuan po namin. We have modules. Yung module po namin, you can see at our Facebook page, Dominant Asia Pacific. Dominant Asia Pacific Facebook page. Doon po makikita ninyo na meron tayong module. Tinuturuan natin mabuti ang farmer kasi po ang main motto po namin is an educated farmer is a successful farmer. Kailangan we should be critical thinkers as farmers. Hindi lang po kung ano yung sinubo sa atin, yun lang ang dapat i-produce. Hindi po. Kailangan we should enlighten the minds of farmers to be critical with what's happening. Hindi lang po yung kanyang sinasaka, kung hindi nangyayari sa paligid niya. So, through this program po, nagkakaroon ng breeding station kada probinsya. Ang breeding station po can be 3, 4, or 5 farmers in a certain area, and they supply the local chicks genetics that are needed there in the area. So sila po naman, yun yung kanilang role sa program. Meron naman pong taga ready to lay, nagpo-produce ng ready to lay o nagpapalaki at nagbebenta po ng ready to lay females. At meron naman po nag-grow pang karne. Ngayon po, nasa probinsya lang talaga ang pangarap lang namin sa probinsya, dahil mas relevant to itong product na to sa provinces, not in the metropolis. However, if you see in Visayas and Mindanao, majority of the consumption of chicken, per capita consumption po o inventory ng Pilipinas, we are hitting 45% of that is colored or improved native at saka yung other chickens. Ang 55% is the commercial white. So meron po siyang significant volume na nagsusupply po ng pagkain sa ating mga kapamilya sa area. So hindi lang po siya focus sa business, secured ang family mo, you have more time to do business later on. So yun po sana yung aming objective. Hindi rin po magtatapos dito sa chicken to. Later may quail tayo, later meron tayong peking duck ulit. Kailangan po kasi itong mga livestock instruments na to dapat tawirin, gawing tulay ng mga mahihirap para kumita sila sa mga taong nakaka-afford bilhin to. That is the only way that a farmer can win.
because of this globalization, this is problems, di ba? Nagkakaroon sila opportunity to earn better on a small scale. Hindi mo kailangan malaki. Yun po. Yes. Actually, wala ako na itatanong eh. Napaka-usay na resource. Ang dami na eh. Punong-puno na eh. Oo. Ano pa itatanong ko? Tuloy-tuloy na si Dr. Rin. Oo, oh, okay yan. Okay yan. Meron-meron akong kinukuha lang. Sabi mo, para sa mga kayo sa probinsya, ano, pero magkano kapital? Saan siya bibili? Magkano halaga? And then, aalagaan niya? And then, gano'ng katagal niya alagaan? Or yes, may bakuna ba yan? Anong dapat natin gawin? Tsaka kailan ibebenta? Anong timbang niya? Okay. Ang sistema po ng free-range na ganito, ng dominant, dominant Asia, is science-based palagi. Hindi yung may kaibigan ka, nagbenta lang sa'yo ng sisiw, palakiin mo, bahala kang sa buhay mo. Hindi po. Meron science. Number one, may vaccination program. We teach the proper vaccination against ND, no? Against IB, fowlpox, coryza, etc. Meron din po tayong biosecurity. Dito po, magugulat kayo yung mga farmer na na-educate. They understand the levels of biosecurity, the value of disinfection, the value of vaccination, and preventives. No? Meron po tayo niyan. At dito po, may opportunity kumita ang isang farmer. For example, sa karne, ang cost of produce niya is around 140 pesos at 1.4 kilos of live. Okay? Bebenta niya po yan ng 200 to 220 pesos per kilo live. Bakit po live lang? Kasi po, wala pong kakayanan ng farmer magtayo ng NMIS certified dressing plant. Kaya po kami ay nasa live market muna. Dahil ang economies of scale namin ay maliit pa at we just want to sell fresh chicken through live sales, no? So kumikita ho ang isang farmer ng mga 90 pesos per head. So kung may 500 heads kang grow, hindi na masama. Okay? Sa layer naman, no, ang cost to produce po ng isang layer egg, majority po kasi ng layer egg production ng dominant is medium to large. So tuwang-tuwa po yung mga customer. Ang cost to produce po niyan is around 6 pesos per egg. Okay, dahil ano po siya, small scale lang siya, wala sa economies of scale. Sa 500 heads po, may potential kayong kumita ng kung 3 to 4 pesos ang kinikita niya per egg, you have an opportunity to earn about 1.2 to 1.4 million pesos in 1 year cycle. So, pwede po yan pagsamahin sa isang farm na meron kang medium term at long term program. Yung lalaki, you can grow them together with the females and then you unload them, kumita kayo ron, may puhunan pa kayo para doon sa layer at yung gagamitin yung kita ron ay pwede nyo i-roll para sa egg production. So, meron pong cycle. At ang market po niyan, tinuturuan namin kayo kung paano i-market. Kasi it is not really a conventional product. Ano mga market mo? Yun pong mga doctors, mga nutritionist, mga reproductive doctors, mga nanay, mga health conscious, mga cancer patients, mga people with special children. Yan po ang mga market na nakukuha ng mga farmers na to. Tsaka po dito, hindi na kailangan magtayo ng tindahan. Te-text lang po, tatawag lang, o every Wednesday, meron kaming delivery, o ilang tray sa'yo, tatlo, apat, o bayad na lang online yan, deliver ka na lang. Kaiitlog lang nung umaga, kinakain mo na sa hapon. So, ang laki ng freshness factor, the confidence on the product is there, and a business side on the farmer. So, yun yung potential niya in terms of market. Sa breeding station naman po, if you have a breeding station, 50 heads capacity, you have an opportunity to earn in 1 year cycle, 1.5 million if you do things properly. Ha? 50 to 100 breeders lang yun. Kasi ang market mo, naka-ready na. Pre-book na yan, parang bago ma-itlog na yung hatching egg niyan, eh may buyer na. So, napaka-simple dahil maliit pa nga yung aming community, pero high ang demand pa rin sa supply ng sisiw. So, yun po yung mga opportunities. At pag ikaw ay breeder farmer, you can sell the male as inasal and the female as layer type.
Ang layer po, we sell at 80 pesos per chick all year round. 80 pesos per chick. So if you're producing 1,000 chicks a month, that's a significant amount of money for a small farmer. Ano ang requirement niya sa investment? Almost 900,000 for the whole cycle na. So ang laki ng balik ang puhunan mo sa isang grow, you just need to follow the program. Sabi ko nga sa mga umaten ng seminar namin, you don't need to reinvent the wheel. You just need to follow the program kasi nandyan na po yung customer. At kami po, baliktad ginagawa namin. Pagka mayroong customer, for example, sa Bulacan, bibigay namin sa inyong customer. Hindi ka magpag-agawan dyan. Kasi important sa aming successful ang farmer. And our success will follow. Hindi pwedeng kami mauna. Mauna palagi yung farmer. And on the totality of things, alam nyo, nagkakaroon ng mukha ang farmer. Hindi po blanco na yung mukha niya sa mga advertisements, sa mga, kasi nagkaka-character na. Kaya nagtataka tayo sa Europe, sa Amerika, pag ang farmer ang nagsalita, nakikinig sila. Kasi nagkaroon na ng value ang farmer sa kanila. Dito sa Pilipinas, we have to uplift the value of the farmer. If he has a good product, saleable, his identity will return. His pride as being a farmer will come back. And he will be a Filipino farmer. Hindi yung farmer na in-import o nag-i-import lang na farmer. Tayo ay nagpapasok ng programa na may advocacy. May identity ang Filipino. So sana po may napakinggan kayo. Ang galing. Sobrang ganda po ng pagtatalakay at pagpapaliwanag nyo, Doc Erwin. Salamat po. Po. Pati nga ako, parang gusto ko nang tulungan kayo sa marketing, sa abot ng aking makakaya. Pero may konti lang po akong tanong, paano po yung distribution channel ng mga breeder at yung accessibility po ng mga interesadong yan? Okay. We suggest you go through our learning modules. So yung module 1 ho namin libre. There is a link in YouTube, libre po yung binibigay namin. So they understand the whole concept. Module 2 is about learning the basics of free-range production, marketing, no, biosecurity, etc. Module 3 is about breeding. Yung module 2 and 3 may enrollment po, pero hindi po ganun kataas. Ngayon, tinuturo po namin kung paano nyo i-market sa area. Ang isa sa mga main market po niyan ngayon, LGU. Ang LGU po, lakas ng demand niyan. Diyan pa lang, ubus na. Kaya po kulang po. Actually, market hindi po problemahin eh. In fact, yung mismong budget lang sa family di market na rin yun eh, 'di ba? Instead na bibili sila, matatago nila yung money, food on the table. Yes, po. Tapos mga kapitbahay. Saka yung surplus crops mo, yung mga tinadtad mong tira-tirang repolyo. Tira-tirang maibibigay mo 10 to 15% lang kasi science dictates that if you go beyond that, yung productivity niya will get affected. So, bibigay natin itong mga tira-tirang to, imbis na natatapon lang, may bibigay natin. Tapos, ang market mo saan? Kapitbahay mo lang eh. You will experience situations na kumakatok sa hilagi, baka may itlog kayong production ngayon. Tsaka, ibinabalik natin yung sistema sa nayon na ang mga nag-uusap-usap, kayo-kayo din ang nagko-consume ng product. Produce local, consume local. Sa akin po kasi, hindi po nasa Visayas Mindanao ang market ko. Ang market ko, kung nasa Antipolo ako ngayon, sa Rizal ako ngayon, Rizal lang ang market ko. I have to, bonus na lang po, export na sa akin, makapaglabas ako sa Laguna o sa Quezon. Pero I have to make sure that my production will be based more on the consumption in my locality. That also brings back the identity of a person living in that province. So, ganun po ang sistema. So, ang distribution po niyan, by booking lang ho, dumarating sila. Pagka-accredited naman kayo sa Bureau of Animal Industry, you can transport, they give you transport permits, etc. So, lahat pong yung mga bagay na yon, a farmer goes through the same process, pero sarili niya na yung negosyo niya. Hindi yung nakikikontrata ako sa iba. Meron akong sariling negosyo. Which is very important as a farmer ngayon. Hindi yung puro nakafocus sa pag-utang, paano umutang,
Sana naman mabayaran ko pag hindi bumagyo, di ba? Actually Doc Erwin, sa huge potential, ganda ng advocacy. Ang iniisip ko nga ngayon eh, baka mag-divert pati yung mga nasa commercial, mag-divert diyan eh. So, lately i-divide, subdivided by nila yung mga commercial nila. Tapos maging, ayun, hindi ba, ayun, yung sobrang magbaka mag-flood eventually dahil sa sobrang ganda ng potential. Yes po. Sa Europe po, when you go to Europe, the chicken market there is 40% commercial white. 60% is either organic, free-range, or bio. Bio tawag nila sa France, no? So, itong market na to, mas gusto nila yung naturally grown, naturally produced animals over. Kaya po malakas yung mga animal welfare doon sa kanila dahil nga po nakikita nila yung value ng product na ito. Siyempre, meron pa rin pong white. Hindi yung natin sila kalaban. Sinasabi nga, kakampi tayo. Pare-pareho pinapakain natin, pare-parehong tao. Kaya lang, may mga taong may choices na kailangan gawin. Na kailangan, mas gusto niya na confident siya sa kinakain niya at malinis yung kinakain niya. Kasi po, napakalaki po ng difference ng grass-fed together with commercial versus 100% cage na commercial. Ang laki po ng difference sa ano. At saka po dito, ang habulin po ay yung kumita lang yung farmer. Hindi kailangan magtayo ng malaking korporasyon para kumita ng malaki. Ang pakitain muna natin ang farmer. Pag kumita po ang farmer sa pagkain, mas asenso Pilipinas. Yan po ang backbone natin eh. In spite of this COVID issues, no? Ang backbone ng Pilipinas ay agriculture. We have to put that in mind. And we have to make our agriculture strong to make sure na itong storm na to matawid natin ng maayos. Pasensya na ako kayo, marami po akong naikwento. Eto, Miss Amy. Miss Amy. Yes, po. Ano, gusto ko i-recommend si Doc Erwin na maging co-host mo na yun. Huwag na lang kaya ako. Sobrang ang ganda na encouragement niya at saka 'di ba yung free flowing na idea niya para sa sambayan ng Pilipino. Doc Sosi. Doc Erwin, sinasabi mo na 15% yung mga leftover natin, mga ganyan. Pero ang alam ko manok ay may crop. Dapat 'yan tama din ang nutrition. Makukuha niya ba 'yon? At saka paano sinasabi mong biosecurity kasi ang alam ko lang nandiyan sa bakuran mo yung manok, eh may aso naman ako, kakainin naman ang aso. Paano ang gagawin namin dyan? Okay, unang natin yung nutrition. Ang nutrition po kasi is matched with the genetics. Ang mga present commercial feeds natin was formulated based on the high output production of white chicken, di ba? In terms of meat and eggs. Dito po are we using a balanced, robust genetics, which is based on a dominant CZ classic lines ng Europe, which are, pagka kasi, sir, ang classic or ano yung iyong alaga, mas docile yan. Parang kalabaw, maamo. Hindi siya yung agresibo, so hindi siya yung nervyoso, and yung kanyang digestion is more relaxed. So, magpapakain ka pa rin ng 85% ng commercial feeds kasi hindi rin siya lalaki talaga nang walang commercial feeds na balance. Yung amino acid requirement, kasi dyan po rin nagkakamali pagka hindi po natuto yung ating farmer na kailangan po may amino acid profile, digestibility profile ang ating alaga para lumaki. Hindi pwedeng puro asola din. Hindi pwedeng puro madre de agua lang. Dahil ang amino acid profile noon ay hindi nagmamatch doon sa actual amino acid requirement ng hayop para lumaki o mangitlog. So meron pa rin pong requirement. Pangalawa po ang biosecurity. Pinipense in po natin. At least meron tayong mga 7 to 8 feet high na fish net nakapaligid doon sa lugar. Okay? Number 3, yung pong other chickens in the area has to be far away or removed from that business of farming that you will do as free range. Kasi they will be holding as a threat to the disease contamination. Foot bats, tinuturo po natin yan sa farmer. Disinfection, tire bats, bota, lahat po yan. Kung ano po yung natutunan ko sa inyo noon, nung ako po yung estudyante pa, eh yun po yung aking tinuturo din sa kanila na importante. Plus yung cycling, paano mag-cycle? Hindi po tayo, sinasabi ko sa iba, hindi tayo Old MacDonald has had a farm na kailangan lahat ng hayop meron ka. Kung gusto mong kumita sa isang larangan ng pagninegosyo, you have to focus on that kind of genetics.
specific for that. Pag inaluan mo ng parawakan yan, silyan, meron na kayong libre lagi. Ano yung libre? Free disease. Mag-i-intermingle yung disease eh. Di ba? So may free goods ka lagi dyan. So anong nangyayari ngayon? Nagkakasipon. Downtime. Pag ang farmer hindi alam ang gagawin, dapat pala, una palang preventives. An ounce of prevention is still better than a pound of cure. So yun po yung aking pinupush lagi. Cleanliness, maayos yung setup. Kung yung lugar mo ay isang residential, dinidiscourage ko na po yan. O kaya may katabing fighting cock, dinidiscourage ko na. Sinasabi ko na po outright. Para po hindi, I'm not here to sell a product. I am sharing a program. A program that has an opportunity not to all of us, but to some Filipino farmers. Especially OFWs po, sir, ma'am. Alam niyo, OFWs ngayon talaga umuwi. Biglaan. Finish contract. Wala na. Kanina po, kausap ko tatlo. Iba-iba ang kwento sa buhay. Ang nangyayari po sa kanila, ang nakikita na lang pagkakataon, mag-farming sa Pilipinas. Eh, hindi naman sila makakalaban kung isang hektarya lang ang bukid mo. So, paano? Kailangan bigyan mo ng high-value system of program. Hindi yung crop lang, kung hindi yung buong programa, is high value. Sa amount na 50,000 pesos or less, meron na siyang maibibigay na food on the table at meron na siyang maibibigay na income sa family. So, yun po yung objective natin. Nako, ang dami po. Pero, Doc Irwin, ito, isang tanong, pero hanging question to, ha? Sagutin mo sa pagbabalik natin kasi mag-break muna tayo. Ano po itong colored leg bands? Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Kanina po may hanging question na kay Dr. Irwin. Ano po yung mga colored red bands or leg bands? Ito po yung mga nakikita ko kasi usually sa mga paan ng manok. Dr. Irwin, ano ba itong mga markers na to? Yan. Siguro po sa ngayon, iba-iba na ngayon ang classification. Mm-hmm. Yung leg banding, sometimes when you do that, pagka po yung hindi nyo alam yung genetic lineup na kinuha na ninyo. O kaya kung babae o lalaki yon, based doon sa sisil pa lang sila. Pero sa modern poultry science of production, meron na pong template ng breeding program. From a pure line to a grandparent stock, from a grandparent stock to parent stock, from parent stock to the terminal line. So yung pong terminal line, yan po yung tinatawag nating pangkatay na karne, at yung pang-itlog, ang babae. Ang parent stock po, ang purpose niya po is to produce the F1. Hindi po magkapatid ang breeder. Never pong ginagamit sa poultry production na ang parent stock are related. The more relation they have, the more the recessive traits o yung mga lahi na ayaw niyong lumabas. For example, yung lumilitang itlog o yung karne ay numinipis o nababansot o dumadami abnormality. So pagka po sa isang line ng genetics po, magkahiwalay po yung male line at female line. At yung male line at female line na yan, sa GP level naman, meron po ring line yan na hindi magkakapatid. Ganun po ang way to preserve the hybrid program. Kasi po ang habol na ating farmer ay magkaroon ng maraming itlog at maraming karne. Kung gagawin po natin yung breeding, hindi po talaga magiging successful. Bakit po? Una-una po ang farmer natin ay kailangan ng ample knowledge on breeding and production. Eh sa veterinary medicine po ay dalawang subject halos yan na kailangan tapusin mo para masabi nating pwede ka sa genetics at breeding. Ang farmer po ay hindi multitasker. So yung mga line na yan, nalilito na siya later. The productivity becomes defeated in the long run. So sa going back to the leg banding, ang modern chicken ngayon can be auto-sexable. Ano po yung auto-sexable? Pagka napisa po yan from a hybrid talaga na galing dito sa genetic template na to, ang male po may patak sa ulo, ang babae po walang patak sa ulo. So doon po, mamamanage nyo properly or differently yung iba. This is the color sexability. Meron din pong tinatawag na yellowish ang female, ang male, golden orange ang female.
So, ma-separate po. At saka sa feather sexing, and the last one, it's the most ginagamit po pa is the vent sexing. So, ito po yung mga ways to differentiate. Ngayon po, sa mga leg banding ngayon, ang ginagamit po yan, minsan po, meron pong mga legs na bluish-black yung legs. That is a genetic inheritance. Meron naman to, may feathers o meron nung fine feathers sa shank. Ito po ay another genetic inheritance specific for a certain line. But the main objective should be focused more on the productivity. You should be providing more productive chickens for eggs and meat. So, paano po sa amin ginagawa? Ang unang-una po ay we recommend always ang aming motto, an educated farmer is a successful farmer. Kailangan po mag-aral. Meron po kami module. Si module 1 po, libre yan. Nilalagay lang namin sa YouTube. You just look for Erwin Joseph Cruz. Diyan po. Makikita niyo po yung module 1 namin. Ang module 2 and module 3, ang module 2 is for basic production. At isa dyan is how to acquire the chicks, how to prepare your brooding area, how to feed them properly, and how to grow them. Meron kaming bonus doon, how to sell them. So you have a way of disposing your stocks. Hindi yung kamukha ng tinuturo ng iba, piecemeal lang. Bahala ka na sa buhay mo doon sa kabila kung may benta mo yan o hindi. The main objective has to be from end to end para maging successful ang farmer. And ang module 3 naman is more on breeding and production. Kung kaya mo na mag-supply ng sisiw sa area, then you can be a day-old certified F1 supplier or a certified breeding center. So, dyan sa iyo pupunta naman ang mga farmer na gustong kumuha ng sisiw, pang-itlog at pang-karne. Ngayon, makukuha ka ng pang-karne. Usually, ang price niyan is about 47 pesos per chick. It will eat around 3.2 kilos. Okay, from day 1 hanggang 70 days. Sa 70 days, at about 3 weeks of age, pwede mo na siya igala. Magpapakain ka pa rin, pero they are ranging already. At about 70 days, they will be weighing at around 1.4 kilos. Pwede mo na siyang i-harvest. Ang cost to produce niyan per head is around 140 to 150 per chicken. Male po lahat yan. So never expect na mangitlog ang inasal type. Meron po mga bumili sa akin, nagreklamo, "Dok, hindi po nangingitlog ang aking mga alaga." Ano ba yung nakuha nyo? Inasal type. Ang inasal type po, sabi ko sa kanila, ay puro lalaki. Hindi po talaga mangingitlog ang lalaki, kahit na anong gawin natin. So, kailangan po natin for male production yung karni lang. Okay? Sa female naman, ang cost to produce means around 275 to 300 pesos per hen from day 1 hanggang 4 and a half months. Yung 4 and a half months na yan, mangingitlog na siya. At from there, 1 year hence, they will produce 280 eggs per hen for the first cycle. So dyan naman, kita mo, tuloy-tuloy naman ang egg production. A hen will not produce every day. Okay, there will come a time in a week's time, may magkakagap siya dyan. Dahil it takes 26 hours to produce one egg and we only have 24 hours a day. So ang nangyayari po dyan, sa dami na nangingitlog, may nangitlog ng umagang-umaga, pero sa next day na siya mangingitlog ulit. So nagkakaroon po ng overlap. So ang mangyayari po dyan, they can produce up to 90% production. So ito pong mga classic chickens ng dominant will produce for one. Kunyari you have 500 heads, you can produce around 480 eggs a day. So yun yung potential mo. So you have an earning potential of 3 pesos per egg. Ngayon, mas magaganda pong kikitain ng isang farmer kung naidadirect niya talaga sa farm to home. Siya magdi-deliver sa mga families. Pagka po ganyan, nagiging opening na rin po. Kung meron kayong papayang bagong hilaw na pwedeng i-combine sa chicken o kaya mga malunggay, nagiging door opener sa isang farmer na meron siyang chicken and eggs to sell other crops na meron siya sa area. So, in the process, the hens will produce 280 eggs at an average price of about 9 pesos per egg. So, that is the
good potential for the farmer to earn well. So, ang harvest mo is about after 1.5 years of production ng hen mo, you can sell it at a residual income. Ano yung residual income? Parang calves pero mas masarap sa calves. Kasi mas malambot ang karne, mas malinamnam pang chicken soup. So binebenta po yan 150 pesos pa. So para kang merong kang rebate price na sinoli mo yung product, may balik pa sa yung 150 pesos. So yun yung opportunity. Kaya po karamihan ng farmer namin tahimik kasi kumikita na sila. Hindi sila maingay. Pagka maingay, usually maraming problema. Pero ito mga to, kumikita. But you have to undergo the modules. We recommend that. And you can only go through that by inquiring through our Facebook page, Dominant Asia Pacific. Dominant Asia Pacific. So yun po yung story ng production. And then you can cycle. Cycle na po kayo niyan. Ang layer niyo po, naglo-load kayo twice a year lang. Happy na kayo doon sa 500 capacity niyon, earning that much because the potential and the market opportunity is already there. Na-establish niyo na yan. Yun po. Tanong ako, salamat Doc Erwin. Ang linaw niyong magpaliwanag eh. Sabi nga ni Doc Sosie, wala na kaming maisip na tanong. Naisip ko lang. Meron bang maximum at saka may minimum, say 500, okay na yon, kahit saan pwede, eh yun lang pong maximum na alagaan yung free range natin. Okay. Ang una ko pong tinatanong, pag kumukuha kayo ng beyond 500, saan nyo ibibenta yung product? If you don't understand the whole program, hindi po kasi siya commodity product. Ihahanap nyo po yung customer ninyo, hahanapin nyo. Imamatch nyo dyan yan. Hindi po parang itlog yan na, ito presyo, pababaan tayo, kuha ka sa akin dahil mas mababa. Hindi. Ito presyo ko, take it or leave it, pero ito naman ang benefits niyan. Nung una pong mga panahon, lagay nyo ng 20 years ago, hirap pang farmer kung paano explain ng program. So tinutulungan ko po sila. Sinasabi ko po sa kanila, we have to teach consumers on the value of the product. So ano ang advantages ng free-range egg and free-range chicken over the regular chicken? So dyan po, pagka nakakuha na kayo ng customer at na-appreciate yung product, tuloy-tuloy na. Ang minimum order po, you can start with 50 heads. Okay lang sa amin yun. And importante kasi successful siya. So once he gets through that 50 heads, he wants to expand because nakakuha na siya ng market, okay na yon. I can teach the whole thing except for the learning curve. I cannot teach you kung ano mangyayari sa'yo afterwards. So, kailangan i-trial mo muna sa 50 heads, 100 heads, then go to 500 later on. So, ibang farmers ho dyan, hindi nyo lang nakikita, mga nagsusupply sa high-end groceries, hindi ho mukha ko ang nakaharap dun. Yun yung farm nila. The farmer has to have an identity. So, it has to be a product na may label at brand nila. Huwag nyong gagamitin, sinasabi ko, yung aking brand because it is your right as a farmer to have your identity in the grocery. So, ganun po ang ginagawa namin. Kaya, when you go to these big supermarkets, high-end supermarkets, mga brown eggs dyan, yung iba ho nun galing sa genetics namin. So, yun po yun ang ginagawa namin. O, tinay nyo, tumahimik na kayo. Wala na tayong maitanong eh. Ha, Amy, complete. Ang galing ng resource person natin ngayon. May encourage mo ba sa mixing paliwanag yung mga gusto mag-invest? Gano'ng kabilis ang balik? Kung pera-pera ang pag-uusapan? Okay. You can have a farm na quarter of a hectare, 2,500 square meters. Okay? Ang 2,500 square meters kaya maglaman ng 2,000 or less because the minimum requirement to be accepted on the Philippine National Standards on Free-Range Chicken Production ng BAPS is 1 bird per square meter ang ranging area mo. So if you have 1,000 heads, you can put it in a 1,000 square meter ranging area. Ang housing mo naman, you need 5 birds per square meter indoor. So ibig sabihin, may kulungan siya dahil because of the weather, the predators, etc., 5 birds sa isang metro kwadrado. And then, from there,
you can have one bird per square meter sa labas. Mas maganda siyempre kung malaki ng konti ang area. So how do you go about that? Ang isang potential niya is to start out with about 300 to 500 for layers and about 200 to 300 for meat or in a cell type. A potential earning of about, yun nga sabi ko, 1.4 million in 1 year cycle para sa layers and earning around 80 to 90 pesos per head kada isang sales mo ng meat. However, the things that you have to consider first is where you will place your market. Kailangan po yung market nyo is primed and prepared for that. So kailangan po you have to seek that market first before earning that well. Yun naman no, ang other side versus commodity product. Commodity product, pumunta ka lang dyan, meron. Ang ibang farmers po namin pumupunta sa mga specialty karinderya, mga ihaw-ihaw. Sa Visayas Mindanao po, wala ko kami problema sa demand dahil they like the manok Bisaya. Match na match po ito sa manok Bisaya na kumikita ng malaking farmer. Because imagine earning per 100 heads about times 90, eh napakalaki na pong kita sa kanila yon. Imagine if they have 500 heads. So ang laki po ng kinikita nila, ang potential nila, pagka po sa Visayas Mindanao. Dito po sa Manila, mga specialty lines po yan. Sa mga gutuhan, yan, paborito po nila yung manok na yan sa mga aros kalduhan. Dahil mas malinamnam, at yung karni niya ay may bite, kumbaga may fiber. Hindi siya yung nahuhulog. So meron siyang fiber. Like the old chicken, the old provincial chicken na alam natin when we were young. That is what the objective of this farming, na mas malaman siya. So for about a regular farmer getting 300 to 500 for layers, basta prepare early lang to market. Hindi po yung antay natin mangitlog tsaka tayo nagkukuripas na magbenta. Kailangan nagpe-prepare na tayo, nagpa-prime na tayo. Yun po. Dok, ang dami mo nasabi. Talagang sobrang informative. Salamat po. Ilang taon na po ba kayo dyan, Dok Erwin? Ilang taon na? Since 1997 po. Wala akong gusto pumasok dito nung time ko. Oh. Pinagtataonan lang po itong larangan na to. Hmm. But what I saw sa Europe, baliktad po. Ngayon po nangyayari yan. Dahil imagine 60% ng market collared chicken, free-range chicken doon. Sana po makita yung value. Mabalik ako, Brad. Yung yes. Itlog niya, anong kulay? Puti ba o brown din? Brown din. Brown lang. Brown egger siya. Brown. Meron kaming blue egger, may green egger kami, tsaka mahogany dark brown. Kamukha ng pinto mo dyan, Brad, ang kulay ng itlog. Ganon? Dark talaga. Kasi yung color blue po, blue talaga? Po. Oh, green. Wala lang ako stripes, Hello Kitty, wala ako niyan. Wala ako ng mga may bituin. Pero totoo nga daw, color blue sa color yes. Green? These are... Anong color ang yolk? Pareho din po. Kung ano yung kinain ng yellow mga din. Yung nutrition pareho. Pero they call it Easter eggers or artisan eggers. Oh, parang Easter egg. So, bakit natin pinasok yan? It goes back to our objective na a lowly smallholder farmer will be earning well by selling a high-value product. Kasi po yon, kung yung 9 pesos lang yung regular brown, 12 pesos po bentahan nun. Dahil sa Switzerland po, sa New York, $1 per egg yun. That is a artisan chicken, artisan egg product. Artisan. Certain breed po ba yan? Merong special pong breed talaga siya. Ah, okay. For blue egg at green egg. Blue, green, saka mahogany dark brown. Mahogany. Oh. Yes. So, specialty siya. Siyempre, papakainin mo rin siya ng sariwang legumes to make them value-added more. Di parang pangkwanya ng market mo, parang high-end. Yes. Diba? Yung medyo yes. May kaya ang bibili niya. Mm-hmm. Organic eh. Magkano okay. Po sa market ang blue egg at tapos 15 yung green? Pesos. 15 pesos to 18 pesos per egg. Per egg. Ang sizes niya is pareho din ng size ng regular na egg. Medium to large majority. Medium to large. Oo, wala siya. Yung small, hindi masyado. Kasi itong genetics na to, malalaki kahan ito. Kaya pag itlog niya, kung konti lang yung time na small lang siya, biglang lalaki yung egg sizes mo, medium to large lagi. So ito yung genetics na ganon. Kaya lang, ang kapalit, hindi siya 320 eggs katulad ng white leghorn.
280 lang siya. Kaya lang ang bilangan dito, saleable eggs, high profit eggs ang objective. So it goes back na yung taong may pera, kayang bumili, yan ang bibili ng product mo. Pero hindi mo kailangan magtayo ng malaking farm. Yun yun. So yun yung objective. Yan ang maganda. Maraming may encourage. Blue and green, ngayon lang po ako nakatinig nun eh. Yes, special line yan. Meron, so ang luto po doon, sunny side up pa rin. May nag-usapan natin kanina. Pero iba yung lasa talaga pagka free range. Actually, there are about 400 genetics of chicken. We just know a few. And mostly, yes, we know here in the Philippines, one white lang. Pero sa ibang lugar, iba-iba po yan. So may subpopulations, etc. Dr. So, Reed, yes po. Ang location ng free range, mas maganda ba kung mga bandang bundok-bundok? Okay. The location, we also teach that. Ano? Siyempre, yung lugar, mas maganda yung temperature, mas maganda yung production. The more relaxed the animal, the more productive they are. Nakikita namin sa mga lugar na malalamig, they produce 10 eggs more. And they increase their weight for the meat at a faster rate. Kung 70 days ka, magiging 60 days lang. Kasi dito nyo makikita talaga na yung weather is really a big factor in animal production. So it improves 20% more pagka po sa malamig na lugar. And we have farmers sa highlands that they are appreciating that sa Baguio, sa San Remigio, sa Antique. So sa mga matataas na lugar sa Davao, nakikita nila yung value ng good weather is very good for animal production. Oh, yeah. Grabe, ang dami nating natutunan. Ito po kasi talaga isang bagay na hindi lang, we're not talking about egg. We should be talking of the farmer. We should be talking of the program. We should be talking of the other farmers who will benefit from the program, like corn farmers, like farmers ng darak, di ba? Yung mga ganyan. Dapat, pag hindi babalansin natin, hindi yung pamurahan, pabalyuhan ang dapat na farming. Yun yung dapat ibalik natin sa identity natin as farmers. Hindi, kakainin tayo ng sistema ng least cost. Even sa productivity, least cost is not effective. I even recommended to the government before, kamukha ng livestock, it should not be based on the least cost bidding. Pagka binili mong basura, basura lalabas dyan. Di ba? Wala na, madalang naman yung ginto lumabas sa basura. So yung mga ganong program has to be reformatted. Number two, yun pong pagkakaroon ng paiwi system sa manok. Ako po, I respect our friends, our veterinarians in the program, the government in the program. Kaya lang po, hindi pwedeng multitasker ang farmer. Hindi siya pwedeng bigyan mo ng male at female, gawin mong breeder yan, pat meron na ba yung naging successful? Ang nangyari, naging successful ang outbreak dahil nilipat mo lang yung sakit sa kabilang bayan. Yung mga ganon, hindi nila nakikita. Ang dapat, it should be beyond liquidation of the funds. It should have a value. I've seen provinces, regions that utilize this program na naging successful. May mga naging mayor, naging congressman, naging governor na nakatulong itong program. Kasi yung value binabalik mo sa farmer eh. Pag nabusog mo yung farmer, nakita niya satisfied siya, uulitin niya yan. Kahit saan bundok yan pupunta niya, yun yung nakikita namin ngayon sa program ito. Because they see that it is a successful program. Yes. Congratulations and good luck, Doc Erwin. I'm sure sa dami ng matutulungan ninyo talaga. Wala po akong masasabi kundi more power at narito lang po ang PBMA para tumulong sa inyo at Katia. Yes, promise po. Salamat po sa suporta. Salamat. Doc Sosi. Brad, Doc Erwin, idol talaga kita. Idol talaga kita. Kaya ituloy mo yan at marami kang matutulungan dyan. Basta kami na nandito rin para tumulong sa iyo. Maraming salamat. Maraming salamat. Hanggang sa susunod pong muli na guesting, Doc Erwin, lagi ko po kayong itetext. Okay lang po bang dumami ang inyong speaking engagement dahil sa PBMA? Okay lang po. Basta makatulong na tayo. Yun po. Diyan magkakasama po tayo dyan. Yes po. Opo. Salamat po. Ma'am Ami, salamat din po. Yes po,
thank you po, Doc. Sobrang dami po namin natutunan. Isang oras na naman po ng makabuluhang usapan dito po sa ating show. At I'm sure po busog na busog po ang inyong mga kaisipan. At alam po natin na magiging successful po, sabi nga ni Doc, yung iba po ang may alam. So yan po tayo. So maraming salamat po. Dito ko na po tatapusin ang ating programa sa araw na ito. Ito po ang Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.